Sindak. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig. Ako po ay isa sa mga avid listeners ng channel ninyo. At sa katunayan po, Sir Red, matagal ko nang gustong isend ang mga stories na ito. Sa katunayan ay naipon ko po kahit may iklik. Ibabato ko na lamang po sa ating mga tigapakinig kung paniniwalaan nila ang mga kwentong kanilang maririnig. Lahat po ito ay galing sa aking sariling karanasan o hindi kaya ay naikwento lang din sa akin. Ang unang kwentong aking ibabahagi ay hango sa isinir sa akin ng aking auntie. Yung auntie ko po kasi ay parang naging babysitter na rin namin gawa nga ng laging busy yung mga magulang namin sa kanilang pagtatrabaho kung kaya't malapit talaga yung loob namin sa kanya at kung minsan nga napagkikwentuhan namin ang mga katatakutan. Nangyari daw po ito nung hindi pa ako ipinapanganak at yung kuya at ate ko ay nasa 10 to 13 years old pa lamang. Nakatira po kami sa lumang bahay namin sa Surigao na ilang taon na rin pong nakatayo bagamat mas matanda pa ito kay Papa. Nang mga sandaling iyon ay nanonood daw po sina auntie. Huwag kang kukurap nga noon ang kanilang pinanonood. Nandun sila sa sala which is nasa first floor ng bahay at malapit ito sa kusina. Nakaupo po sila sa sofa sa ilalim ng hagdan. Bigla daw po silang may narinig na yabag na tila umaakyat at kalaunan ay parang bumababa. Parang nga daw pong pabalik-balik. The more nga daw po na ini-ignore ay tila mas lalong nagpapapansin sa kanila at nilalakasan ang ginagawang tunog. Una nga daw po kasi talaga ay binabaliwala lamang nila. Pero bigla na lang nilang narinig na nagsitumbahan daw po yung bowling set ni na ate sa itaas. Ito po yung mga gawa sa plastic at iba-iba ang kulay. Gawa nga ng matatakutin silang lahat, wala pong kahit na isa sa kanila ang naglakas loob para akyatin ang naturang ingay pero nakatitiyak sila na ito yung mga laruan ng aking ate at kuya. In short, pinabayaan nila. Maya-maya daw po ay bigla na lang narinig ng auntie ko yung boses ni mama sa labas ng bahay. Pinuntahan daw po niya ito para buksan ang pinto. Subalit naaalala niya na natulog pala si mama sa kwarto niya. Ang pangalawang story naman na ito ay experience ko. 7 years old pa lang ako nito noon, Sir Red. Though hindi naman masyado nakakatakot pero isa ito sa hindi ko talaga malilimutang misteryo. Ang karanasang ito ay nangyari few months after naming lumipat po ng tirahan. Yung bagong bahay po namin ay nakatayo sa isang bukiring barangay kung saan medyo magkalayo-layo yung mga bahay. Tapos yung luma ay pinarerentahan na lang namin kasi nasa mismong syudad naman siya. Dati po kasi nakagawian kong tumakas sa hapon kapag pinapatulog ako ni mama at ang ginagawa ko po ay pumupunta sa bahay ng kaibigan ko. Kapag kasi pinapatulog ako ni mama ay tinatabihan pa niya ako pero ang ending siya yung unang makakatulog. Papatakas na po ako noon nung pumunta na ako sa screen door para buksan ito. Dito ngay may nakita po akong babae. Nakatayo ito sa tabi ng puno ng talisay ng aming kapitbahay. Kapansin-pansin po yung napaka-itim at sobrang haba niyang buhok. Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko noon, Sir Red, at bigla kong sinitsitan at ang sabi ko, "Shh! Uy, babae! Anong ginagawa mo dyan?" Ngunit hindi po siya lumingon kaya tinawag ko siya ng tinawag. Dahil medyo natatakot na ako, humihiga ako ulit sa tabi ni mama tapos tumatayo na naman para sumilip sa screen door kung nandun pa rin siya. Pagkasilip ko, na-realize ko na nakaharap pala siya sa direksyon ko tapos yung mahabang buhok niya ay nakatakip lamang sa kanyang muka kung kaya't napatakbo na naman ako sa tabi ni mama. Nung sumilip nga ako sa huling pagkakataon, wala na po yung babae. Few years later po ay pinaputol na po ng may-ari yung puno ng talisay at pinatayuan na po nila ng tindahan. Grade 7 na po ako nang mangyari ang ikatlong kwentong ito. Gawa nga ng malayo po ang school namin,
4 a.m. ay ginigising na ako ni Auntie para magayos. Bumangon na po ako noon mula sa aking pagkakahiga. Ngunit ramdam ko pa rin talaga yung nakakatamad na klima kung kaya't inaantok talaga akong muli. Napatingin ako sa bintana ng saglit. Hanggang sa bigla pong may nakita akong parang naglalakad sa daanan sa gilid ng gate namin. Legit po talaga na nakaputi sila. Sumagi nga sa isipan ko na baka mamaya ay mga NPA ang mga iyon at bumaba muna sila para magbahay-bahay at manghingi ng mga bigas o di kaya ay delata. Kasi minsan po ay may ganyan talaga nangyayari sa amin. Ngunit habang tumatagal, habang nakatitig ako sa kanila, unti-unti ko pong nare-realize na hindi sila tao sapagkat wala silang mga ulo. Itong kwento naman na ito ay nangyari sa kuya ko na noong panahong iyon ay college na. Medyo may pagkapasaway po kasi talaga ang kuya ko at madaling araw na halos umuwi. May isang pagkakataon na umuwi daw siya sakay ng kanyang motor. Kinabukasan ay nagtaka si Auntie kung bakit daw may dugo ang uniforme niya. Para itong mga patak ng dugo. Doon na po nagsimula na halos every night binabangungot si kuya at yung tipong umuungol na talaga siya tapos isinisigaw ang pangalan ni na mama at sinasabing tulungan daw siya. Ayon sa kanya, nakakakita siya ng mga shadows o anino sa bintana ng kwarto niya kaya naisipan ni na mama na sa kwarto na lang nila papa muna patulugin si kuya kaya ang ending, andun talaga katabi ni na mama si kuya ng ilang weeks. Hanggang sa tuluyan siyang lubayan ng kanyang mga na-experience. Simula nga daw noon, hindi na nagpapasaway si kuya at hindi na umuwi ng madaling araw. Ito naman pong ikalimang kwento at huling kwento ko ay nangyari po sa kaklase ko sa Cavite. Lumipat naman na po kasi kami nung time na iyon at dito na rin ako nag-aral ng college. Minsan nga po sa kasarapan ng aming pag-uusap, nauwi sa kwentong katatakutan ang aming naging tema. Doon nga iibinida niya ang experience ng isa din niyang kaibigan noong nagbo-boarding house pa daw sila. Gabi na daw yun ang umuwi sila galing eskwelahan kasi meron silang inaasikasong event noong time na yon. Kakalipat lang kasi niya ng boarding house gawa nga ng mas malapit ito kesa doon sa una niyang inupahan. Nag-aayos na daw siya para matulog. Pumasok muna siya sa CR para maghilamos, nanalamin muna bago yumuko at nagsimulang basain ang muka. Nang nagsasabon na nga daw siya ng muka, ganun na lamang ang kanyang pagkasindak nang bigla pong makita at rumehistro sa mismong refleksyon ang muka na hindi naman sa kanya. Yumukuta po siya ulit at pumikit para magdasal. Unti-unti daw niyang idinilat ang kanyang mga mata sa pag-aakalang wala na roon ang naturang multo. Kaya lang pagtingin po niya ulit ay nandoon pa rin at nakangisi ang naturang multong nakita niya. Subalit sa pagkakataong iyon, ginagaya na ang kanyang pagsasalita. Maraming salamat po sa pagbabasa ng mga kwentong ito at hanggang sa susunod ko pong pagbabahagi ng mga short stories base sa aming mga karanasan. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway.
paalala mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.